Women from all walks of life. Women with a purpose. Women worth emulating. Get to know them. Babaye, your hour, your show. Maayong gabi ka natin tanan, mga higala. Welcome to Babaye. Hello everyone. Good evening. And hi Stella, how are you? Hi Veer, how are you? It's I'm a wonderful fine. Sunday again. Yes. Sunday. How's your last week? How was it? Very happy and very busy. Right. I went to Sikihor. Mm-hmm. And I had time with family there, kay Fiesta sa La Arena. So it was a very happy occasion. Daghangi kung ikaw ang baboy. That's good. Oh, which is not so bawi, good. Pamawi na niya but sa I went swimming para mahilis ang tanang mga kolesterol. That's what we think, ladies and gentlemen. Yes. Mo ba? Dili na makahilis. I'm just scaring you. You already have a very nice body. Thank you. Inspired by because of an inspiration. Yeah, she's so inspired, ladies and gentlemen. Yes. And anyway, I am also very inspired. Yes. My last week was very hectic, mm-hmm. yet very happy. Kay nga naman. Kay Ania, diri karon sa Subo, ang bantugang direktor na mo'y gatudlo na to. I'm under training. Yes. Congratulations. Yes, thank you very much. I'm under training with the Emmanuel H. Borlaza. Watch out, mga higala, kay himo na yun yung mag-iitang director si Stella. Maugay ambisyon. Himo ka na yun kung artista, ha? Sige, tanang amigo, amiga, nga artistahon, mahimo ng artista. Sama na ako, artistahon kayo, ha? O ka na, kining i-plug na to daan, Veer, nga karong hapon mo, ato na mi, padung na mi, o barili. Oh yeah, you'll be out there na, mag-shoot na. This, we will start shooting Langit ug Yuta. It's a story written by yours truly, of course, with lots of input, with general input from the master director. Yes, so it's a masterpiece in the making, yeah. I'm sure. And we're really asking the grace of God to be, the Holy Spirit to be with us all the way from the beginning. So that you surmount whatever hitches, cannot be any mga challenges. Okay, the enemy is always there to destroy whatever mugna we have for the Lord. Diba? Uh-huh. So naamang yun na yung mga hitches, naamang yun na yung mga delays and all that. I hope that you also pray for us, ladies and gentlemen, that this will be a very successful shooting. Which also means na you will not be with me for a long time. Mauna. Na mag-text lang na kay Mingawon, yung kung Stella na may gala kay, other than being partners in front of the camera. Right. We're friends. Super good mga friends. Tingnan talagang mag-mingaway. To the bones and to the stomach. Stomach. And to the heart. Stem, I'd like to say thank you to my cousin. Oh, I noticed. For my accessory. It's very beautiful. Yes. This is from Muffet. And hi, Muffet. She's in La Arena right now. Oh, she's here. Muffet from Britain. Yes, from London. She's on vacation. So we had a good time. And we will still have Muffet. Yes. Lovely, lovely. Yes. At ang gamitan ang mga British accent kang Muffet. Oh, I asked her to speak in the British accent and she was very the royal good. Tongue. Uy, nakaayo ang babae. Anyway, so hello to all our friends also in Sikihor. Hi, Ben Aquino and wife. Yes. And also Mayor Danny Villa and Napma Chan, of course. Rose and Rose na, and Dondon Asok and Roslyn. Yeah, Roslyn and Dondon Asok and all the other friends of ours in Sikihor. Yes, it's a whole month of fiestas there. Right. So as I'm, in it as is in Bohol. Yes, also na in Bohol. Yungit kay nagkakaon ng leksyon. Hala. Anyway, so happy fiesta to everyone in Bohol and in Cebu. And in Sikihor, of course. Mm-hmm. So what do we have for tonight, Steph? We have very special guests. Mm-hmm. From the NDA, yes, the that's National the National Dairy Authority. Authority, and also from CEFEDCO, that's the Cebu Federation of Dairy Cooperatives. So we will be talking about milk tonight. Mga gatas, gatas sa baka. Kung giunsa pod nila pagpalambo sa ilang kooperatiba, o giunsa pagtabang sa ahensya sa gobyerno, kining grupo. Yes, kaning mga farmers nga, nahimo silang sufficient, and in fact.
padung na ginis lang pagka-millionaryo sila. Secret millionaires ni mga higala. So, secret. We will call them later? Yes. Mm-hmm. When as soon as we come back, ladies and gentlemen, we will have Miss Grace Cenas. Of NDA. Cool? Yes. And Miss Sinia Onde. We'll be right back. Ang Pacific barato na maligya og Voltplex para paghusgan sa manok. Antel 500, imported katambal sa sipon sa manok. Warmout, imported kapurga sa manok. Oxirin, purga sa bitok sa mata sa manok. Promotor, vitamins para guwapo ang lawas sa manok. Ang Pacific barato, pinakabarato, pinakakumplito, pinakamay servisyo na maligya og feels og tambal sa baboy, manok og tanang gamit sa kaumahan. Pacific barato, pinakabarato! Kapag may isinuksok, may madudukot. Dahil sa inyo, marami nang napapag-aral ang pondo ng Pinoy. Tuloy po natin ang pagtulong. Okay, we're back in Babay, ladies and gentlemen, and you're watching us every Sunday from 7 to 8 in the evening. And our guest tell for this evening, duha ka mga babae nga gamhanan. That's right. The regional manager of the National Dairy Authority, Miss Grace Cenas. Hi, Miss Grace. Good evening, Grace. And we have the president still, the newly installed president of the CEFEDCO. Of CEFEDCO, that's the Cebu Federation of Dairy Cooperatives. Cecilia Onde. Onde. Hi, Cecilia, may gabi. Welcome sa babae. Welcome sa inyong duha. O karon hindi na ta magdugay siya, ato na ni i. Diretso ni natong pangutana. Kani mga higala, si Miss Grace Cenas was our guest 3 years ago when Babae was just starting. Yes. No? We featured the Garing Consolacion Cooperative. Yes. And then, daghan ang taga-hapuran. Remember ko dito ta nag-taping sa likod sa babuyan. Tinuod. Saba kay ang baboy while we were interviewing one of the and farmers. And the baka. Kang mga baka. Yeah, and the baka. I remember that was with Eleanor. That's right. So, Miss Grace, what's up right now with the CFED? I mean, NDA. The NDA. How is the milk production going on? Nag-flow na ba? Ang milk. Flow. Ang milk. Yes. First of all, gusto na ko i-congratulate ang duha ka Power Girls. Oh, thank you, Ben. Sa inyuhang paglahutay, sa inyuhang show. Kita mo na muna. And yung kabahin sa amo sa National Dairy Authority, padayon pod ang paglambo sa amo ang industry. In fact, last year, we were able to open up a new dairy zones in Visayas. Mm-hmm. And these are in Iloilo and Negros Occidental. Oh, okay. Bacolod? Or it's in La Carlota City. Ah, okay. The plant is there, and in the adjoining towns are the in production southern areas. Part of, is that a southern part of Negros or in the north? I think. North. La Carlota. Yeah. North. Okay. La Carlota, that's where the plant is. And then the surrounding towns like Pontevedra, La Castellana, La Castellana City, and then San Enrique. Damo-damo. So, nandun yung production areas. And then sa Iloilo side, the plant is in Tigbawan, and the production areas are also Tigbawan. There are also cows there. And in Leon, yeah, Igbaras, and Miagao. Wow. So it's growing, and the industry is growing. And more it's and really more growing. Cooperatives are benefiting from this. Yes, more cooperatives, more farmers, and surprisingly, there are already several local government units who are into dairying. Nga, nag-ano, naka-realize sila sa viability of that. Yes, yes. In fact, in Visayas, we have Mayor Tan in Sogod, Southern Leyte. So he started his own dairy farm in Sogod, and it's selling very well. Naagyod sila dairy kiosk sa ilahang terminal, and maayo kayo ang acceptance sa mga kuan sa mga taga-Sogod but sa ilahang milk. Okay.
Is it like kuan, Ma'am Grace, kani? Is it like garing that they have their own sterilizer, they have their own machines? Ang kuan, if we remember, ang garing produces the milk and mm-hmm. then it has its own milk collection center. Right. Mm-hmm. Wala pa to processing. They just select the best quality milk mm-hmm. and then bring to the processing plant. Bring to the processing plant. To the processing plant of CEFEDCO. Oh, of CEFEDCO. Yeah, because NDA does not process the milk for them. They do the processing themselves. So what does NDA particularly do? Right now, na-change sa amo ang kuan, sa amo ang services karon kay kung atong i-compare before, active magyud kaayo mi sa mga hands-on ba, na to the point nga when we go to the farms, niya makita na mo nga murag medyo wa kay nila pa kana, ang amo mga technicians, mga technicians, kanang go to the extent of cutting napier and then using the cows. So nagisyaan hanga liho. Naasyingon ana nga kanang assistance. Pero karon tungod kay siguro, kamaon na sad gyud ang mga farmers. So ang among, ang among assistance po, naasa advisory, technical them, assistance, guiding them, and then checking if they are really doing the correct things. Mm-hmm. And then, amo sin silang kasaban. Kasaban sa namo sila gamay. Na training process, yes, ma'am, no? Yes. So, nami training, theoretical, niya na asad mi hands-on. Pero kadaghanan hands-on, nagyud kami ron. Unlike before, nga halos every month, naagyud mi training. Pumunta na ko ni Cecilia, how is, kumusta na ang garing karon ug ang inyong cooperative? Diri man sila sa kuan. I mean, I'm sorry. She is in Siraw. Naka nang base sa Siraw. So, nasa dito ang mga daghang baka. Pila na ka mo mga miyembro dito. Pila ka heads of cattle. Oh. Ang ato dito sa Siraw is 36. 36, okay. Ika yes, mga miyembro? Mga baka. 47 kamuk members ato. Channel 47 sila ka po. Channel 47 ka farmers. And couples ni or individual farmers? Ang couples 47 kabuk o mandi ayon a individual na isa sa kabalay na duha kabuok na amahan og anak may asawa og anak so in ana siya ka. So unsa system sa pagkuan pagpalambo sa baka dito per family kaning 36 kabuok so not dili tanang miyembro sa co-op may mga baka dili dili tanang miyembro kay sa ato pud sa mga farmers sorry dili sa tanan nga kanang ganahan ng baka. Maayong relasyon, makahimo siya sa mga anak nga ang mga tapulan, mahimong matagaan yung trabaho, mahimong siyang kugihan. Okay, doon na naman siya yung maligo. No? Tungkol sa kagaan sa trabaho, pagkuha lang sa sangkot, pag-feed sa baka. Pagkaon sa baka. Ang sa pamaylain, aside from pagkaon sa baka, hinanglan ba ni siya ligoon? Hinanglan ba ni ang iyang kwadra limpyo? Mauna siya na. Siya limpyo. Kadaan lang. Buntang-buntang hapon, at hindi na siyang limpyuhan. At usad siyang ligoon. Niya, dayon, kinulang ako din siyang pag-inon. Ang may pangtanasin, ang baka nga ginapagatas, bitaw, papunduhon na ba yun na siya sa iyahang kuyanan? Or inyo nang palakaw-lakawon sa ubus ka Graceland, lugar, no? Na ba siya exercise area? Palakwan-lakwan. Na siya payag, ang cowshed niya. Natay gibutang sa kalugar nga iyang suri-suruyan. Kaya anong po siya, dili po ma. Ma-exercise po. Ito, bukaging tingali iyang tuhod po. Napareura po sa tao. Arthritis na po. Hindi na ko magawas ang gatas. Aun sa ba, hindi na mo ayo ang production ako sa milk. Kaya akong muscles, nag-atrophy. So, i-keep healthy sa ninyo ang mga baka. Oo. Aron good quality milk po na i-produce. Mabalansin po na ang ilang pag-aaral. Para po na ito ba sa tao? Mag-exercise na. Mag-exercise na. Ang ato sa pagkatima nila, mura po siyang tao. Ang among mga baka sa amon, na po'y mga ngan. Ay, mga mga artista. Kisa may ngan sa inyong baka. Halabi ba ang ka? Tukan daw. Kisa ka ang baka nga, kanang
si Mai. Oh. Mai. Napo Stella? Ato niyang butang. Si Marivir o si Stella. Pinakusgan o produso niyo. O, di ba? Nama may baka lagi. Alam na mo, ugmawi. Kaya nakapayo siya ugmawi. Oo ba? Dako siya kayo siya ugtutoy. Dagan kayo siya. Dagan siya gas. Sexy. Daghan kayo siya tutoy. Ay, pilaman ka buo ang breast sa ano. Four or more. It can be more din. Pero mas mayo upat ra gyud ang imong pug-an. Upat ra. Ah, why? Is there a reason ngano upat ra? Kay four quarters man ang iyang sud. So kung imo pang kuan unto uban, gawas kuan pud ba ang symmetry niya bati tan-aon. Padi na siya mas balance. Di na siya attractive sa male. No? Yeah, katuday yung mong gi-mention ba, Bear, nga grazing and katong cut and carry, matungusa. Kuha na siya, two different systems sa farming system, sa pagpamuhi o kanang livestock. Ang kanang grazing, applicable na siya kung dako imong area. Imo lang tamnan siya dito o kanang mga grasses nga pwede for grazing. Kailan-lain mag-yod na siya. Kayo mutanong ka o grass nga kanang appropriate siya for cut and carry, maguba man to siya o tamak-tamakan sa mga baka na. So, applicable na siya nga system kung dako imong yuta niya. Karon kay nganhi sa ato sa Philippines, we apiki, know for a fact nga gagmay ra mangyud ang mga land holdings ang atong mga farmers. Right. So, mao na cut and carry gyud ato gi-promote sa ila. Cut and carry. Can we explain that further, Ma'am Grace? Kuha na siya. Oh, literally. Yeah. Literally cut and carry the grass to where the cow is. Yes. Okay. Is in his quadra. Okay. Oh, niya. Ang kuan na ang nakanindot sa cut and carry, kung gamay ra imong yuta, kay you only need a very small area for the cow shed. Okay. O niya, kung gamay ra imong kuan, good area for forage development, pwede man ka makalis ngadto sa mga adjoining lots. Pwede nga idol. Itugway ang baka. Ito, no? Kuan, kana pwede nimo gitugway pero kinahanglan supervise kay mahal ra ba taw ning among mga baka. Kay kinsa pag acquire sa mga mag-uuma ang mga baka, gi-loan or gi-loan? Loan gyud na siya. Gi-loan nila. Nya, do na mi tie up ana nga program with Kedancor kay mao man na sila usa sa mga financing institution nato. Kanang naami tie up nila unya ang naami makita nga qualified o eligible nga farmer. Ma-apply siya og loan sa Kedancor unya special yung kayo ang loan terms ana niya. Five years to pay niya 8% interest per annum with 2.5 interest 2.5% nga service charge on the first year. Okay. Kana pag-apply nimo so, ba? Reasonable ra pud kaayo reasonable yung kaayo. Unya repayment rates maayo ra pud. Oh, so far okay. Maayo gyud mamayad ang mga farmers. Mangutan ako ni Cecilia. Kumusta man ang impact sa imuhang kaninga project sa imuhang pamilya or sa imuha personally? Nakatabang ba gid ang maong project nimo? Nakatabang gid siya. Kay sa una, sa wala pa ang dairy, ang mga bata, pag mata nimo sa buntag, maghikay lang sila, maligo lang sila, ato na sila sa school. So, kung imong tanawon, kanang murag ordinary ra nga trabaho. Pero karon pag mata nila, nagunauna na sila, alas 4 mo mata na ko, kaya alas 5 mangumpay pa po. Pakauno nila ang ilang baka. Pakauno nila. Si Stella o si Marivir. Nanay naka-assign nila, tulungan na sila, pero naman ko yung mga pagumangkon na gibuhit po. Sa nilang tulo, kanang akong younger mo na siya magluto, akong 10 years old karon. Babae pala siya, lucky. Lucky, okay. Siya na magluto. Amo na siya, kanan ikaw, magluto ka. Muna na iyan trabaho. Muna na siya iyan trabaho, gikan pag grade 2 niya. Magluto na siya, magkat-kat pa yung siya sa abuhan. Magluto pa siya. Ang katong iyang mangayahang maguwang, muna to siya ay adto na to siya sa Laguna, magkumpay na to sila. Paghuman nila, pagda dito sa Payag, dadun na to nila dito. Nagkaunong sige ang baka, nagkuha po sila sa tae, naglimpyo po sila. Okay. Yeah, asan niya ibutang ang tae? Nasaan mo para fertilizer nini? Sa karon, naan namin siya ay biogas. Okay. Sa biogas. Daan sila yung sistema. Ligamit po. Sa biogas, ganit. Wow. Kung makaingon ta nga, wala pa may baka, wala dyan may biogas. So, yeah. So no more fuel. Naana sila. Oh,
wala na. Maunay ga provide ninyo ang kuan sa baka, ang hugaw sa baka, maunay. Mauna siya yung nakakuan. Pag kanindot. Ang mga bata, hindi mo responsable niya. Hindi mo siya responsable niya. Kung tanawin po, ang among mga anak, kanang amo po silang gigantihan ba sa ilang mga kahago. So ang lastly, reward system. Ang anak sa baka nga laki, amo na nang gihatag sa ilaha. So ila na na siya. So sa gatas, magtunga mi, ila ang katunga, amo ang katunga kay para po sa feeds, para dito sa ilo. What do you mean ang katunga? Ilaha ang halin? Ilaha ang halin or ilaha ang imnon? Ilaha ang halin. Okay, baligya man nato sa planta. So ilaha ang halin. So na sila allowance. Na sila allowance. Incentive po sa mga bata, yes, no? Take care of the area. So nga kung tanaw nato, sa pagkakaroon ng among mga ang among anak may kwarta pa kay namo. Wow. So inana siya ba nga maningkamot sila kay nakita nila nga ani ingon pagiya makakwarta jud sila. All right. So ato ning balikan ang interesting jud kaayo nga istorya mga higala, no? Inibalik na nato after this short break. Tonight, I'm going to show you another creative idea. What you can do na dili kayo pun mahal, no? Let me show you. Kani, unsa kaha ni siya, no? Tukog mani. Ting-ting. But when I bought this, usa na siya kapungpong inani, no? Naalang ni siya sa Dublin, kay dili jud nilingion sa mga customers, kay ang ila katong pina nice kaayo. So I thought this would be a nice piece later on. So mo na ning nahitabo, you will see. Dili ko ang nagkulot-kulot ani, no? Kay when I got this, kulot naman jud ni siya. But it came in one bunch. So what I did was to take out each piece and I bought this one. By the way, this came from Dumaguete. I was told I bought it in a sale. Dili po siya mahal. Kay murag pina synthetic man na siya. Dili ni siya shell. Kay kung shell ni siya, pagkamahala ani. So, kana synthetic. And I had an extra floral foam. Mao na siya. Or if you want, you can put paper. Pero mayon na ning floral foam kay pwede ka magtusok-tusok. And of course, para murag urig ang imong arrangement, butangan nato og kani moss. And so, maura ni atong buhaton, it's simple. You just have to put, itusok lang ang kada piece, no? Ayaw na siya, don't do it at one time, just do it one at a time. And also take a look sa iyang overall symmetry or ang iya bitaw. Dili ang katong mga mubo ipagawas and katong mga taas kani pwede na siyang i-side or you can put it also in the center. And if you want to have a look na medyo kumbaga sa buhok mo medyo kwan siya kaning bulky. So you can actually separate it and put it do it like this, no? So you will end up with a decorative piece, an arrangement that you yourself did. Ang kanimang good mga things nani, this one has to have some creative ideas on when you look at a certain thing you will know what to do with it. So, mauna ni siya ang look nato mga higala. So, this is an inexpensive decorative piece. Now, asa man nato ni ibutang ron? If you will notice, kung ako ni ibutang diri, disgrasya, kay dili man na siya mumatch. So, I will put this where it rightfully belongs, which is the powder room. I will take you there. Okay.
We're now in the powder room. This is the perfect place for this decorative piece. Ako mangingon kanina nagtukog ni dili nato silhigon ang powder room. But we will put it here. Now usually wala man tayo ibutang diha kay basin hassle na kaayo, but take a look at the difference, no? Kay naman tayo matching na atong decor sa taas. Yeah. Empty man na siya. So if we put a look, take a look kung empty siya, and I will put this decorative piece. Okay, so how does it look now? It looks beautiful, no? And also, tanawon ninyo, kanina ako ning ipa bulky, but I know that if I still make this a little bit more, kanina ipagawas, magliso na siya. So, ato na siyang i-press kamay. Okay, this space here is not that big, no? And mumats na siya sa atong decor because the tiles here, ang color niya, o kani, match na match dude siya. O kung ato pang tanawon, ang atong decorative piece sa taas, na frame, also matches. So you have here a good match. Ato laning pa. There. We could see it properly now. And then you can also have a plant on the side. And so, atanan mo match. And wonder of wonders, barato ra na siya. Thank you, ladies. Okay, thank you, Chit, for the very wonderful tips diha sa fine moments. That's right. Okay, and so... ka ito yung buhat. Yes, yeah, no? Katong, very creative. Oh, very creative itong bamboo. Out of an ordinary material. Right? Walis ting-ting na gunto. Pero very creative. Watch out mo mga girls. And for other tips. For other tips. Yeah. And so, now, balik ka sa inspiring sa story ni Cecilia. Oh. Ang mga bata na develop na ang ilang discipline because of the project tungod That's sa mga right. baka. Oh, okay. Na ay incentive nila. Dito ta nag-cut off. Yes. Kaniha. So, Cecilia, ningong ka nga masagan pagkwarta ang mga bata kay ninyo. Sa ito pa, pwede na sila mo pa-screen na sila kagalingon. Pwede na sila mo bayad ang tuition. Na sila yung tuition. Ang ilang kwarta sa igani, ang panghulman. So, magpahuwag sila. Magpahuwag robot sila. Ang ilang mga ang ilang kwarta, wala lang na nila yung ilagay yung kuptan. So, naa siya sa co-ops. Amo sila gitagluan po nga. Naapod sila yung co-op members po sila. Naapod sila yung savings. So, ang atong co-ops, nag-open tag ka ng gingo na ito nga, kiddy kids savings. Oh, yes. So, ang ilang kwarta nato, nato dito gibutang aron. So, nagtubo ilang kwarta dito. Aron po, ka ng... So, umabot ng panahon, bisan wala namin mga ginikana, nagihapon ang co-ops. Kaya na, magihapon ang baka. Kaya ang baka, sige mang panganak, sige ang baka. Nagdaghanin niyo ang baka. Karoon natay, unong nakabuka mong baka sa baka. Sa inyo na, personally, sa imong familia na siya, Sen. So, nag-start lang mong usa. Duha. Ah, duha. Duha. Bilang man sa'y kapital kung mo palit kag baka niya, imong i-breed o aron magkagatas kini? Mahal kayo ang baka sa hindi. Dalay. Oh, ang kanang locally born na animals na mo price na siya kanang pregnant, mo price na siya mga naa sa 35,000 to 40,000 ang usa na pregnant. Kung dili pa pregnant, murag dumaga na siya sa mga 25,000 to 30,000 kay depending on the weight, niya body condition, naman sa may assign nga score. So ang pinakanindot nga baka, pinakamahal pod. Pero if we get the imported from New Zealand kay mauman na ang New Zealand, sila pamanggoy kaya nga mo produce sa kanang among gi-require nga 50% Holstein Friesian o 50% sa hiwal gi-cross ang temperate o tropical breed kay para maka-adapt sila sa environment. Okay. Onya mao na nga tuwa pa mi nagpalit sa New Zealand sa pagkakaron, it's $1,200 ang usa nga pregnant pod. So murag imo nang plano ano sa US. Actually anyway, sige. Lain ako na una diyan, no? Mao pretty yun. So mao na siya ang cost sa baka. So mahal-mahal gyud niya kanang mao na siya kung usa ka buhok, no, niya magpatukod kag cow shed. Depende po sa imong material. So, light cost na siya mga 10 to 20,000. Mm-hmm. O niya,
mag-develop kasi imong forage, mm-hmm. kung family labor lang, dili ra kayo mogawas. So, mm-hmm. ang benefit lang sa family labor kay ang katong ilahang cost of production sa ilahang pag-produce sa milk, mm-hmm. mas lesser kay mm-hmm. di naman sila mopalit sa ilang inputs. That's kay true. Sila may nagpatubo sa ilahang forage and mm-hmm. grasses yeah. requirement. So, mao na nga total ana nga mga gasto sa usa ka pamilya, let's say mga 80 initial. Mga 80,000. Mm-hmm. Oo. One cow, your cow shed. Oo, cow shed plus sa forage development. Mm-hmm. Unya pag develop sa imong water, kay kinahanglan imong water dul-duol pa sa kinahanglan ang silag mga hoses or mga water pipes. So si Cecilia, yun sa man sa nimo pag-set up ang imong kaugalingong enterprise. Pagsugod nimo. Pagsugod. Minimum requirement is 80,000. So, diin mo sa ito ang kapital. Loan mo na naman sa NDA. Okay. So, ang ordinaryo nga tao, let's say, those who are watching now, Ma'am Grace, who have the interest to invest, no? Asa sila pa doon? Yun sa man nimo. Sige, story ako noon nato. Ang amuha lang, nag-invite me taga NDA, mo-orient sa amuha bahin sa ilang proyekto. Okay, mga pila man mong kabuok ato? It's 23 lang niya ito. Okay. Ito nga ito eh? 2002. Okay, April just 4 years ago. April 2002, ito siya namin ang mugikuan. Kaya usa na siya sa tumong sa itong grupo. Pag pangita og mga ahensya sa gobyerno nga naay proyekto nga muigo sa panginahanglan sa mga mag-uuma. Kuusa ang hindi nga atong nakita. So dito sa ilaha, nasabda na to nga kanang kaya ra gyud nimo kay pwede ra man ka magpalit ka og semento pila ra pwede tulo lang usa ka sako anam-anam ba dili nimo ka usahon bitaw oi kay tulo ka sa gyud ang gasto nya pwede ra man ka manguha og kahoy sa daplin-daplin nya dayon magatop lang og buli usa so ina na hinay okay. Ang tubagadugaya na itong anam-anam ang pagdako kay mga anak naman sa siya, sige nga irog-irog, anam-anam. Ang tubag, matanaw na gina ito ba nga, established na gina nga ito ang bakahan. Bahinsin, pila ka tuig ni mong anak na develop na gina ang imuhang kaugalingong farm dito. Oo. Mga duha ka tuig, kay makakita naman gina ka sa produkto. Nabayra na nimo ang NDA. Nagsige pa. Nakabayan ako sa NDA. Oo, na-impas na usa. So ang lima na lang. Ay, di lang na nimo ma-notice. Duha na lang ang kabayaranan. Yaha naman ang production. Ay, kanino doon. Okay. So karon sa, nana ko iglubayad po sa NDA. So ang kadakko na lang jud mo ko ang hapit na jud mo man og bayad. So nana koy upat ka baka nga maihap. Ako ana ginimo na gyud ako ana siya nya. Kana siyang duha upat na siya ka baka sa upat ka baka nga ako ana unya. Ang duha ka inahan karon mabdus pag yun. Posible pag ilis na ko sa NDA ang akong iilis sa NDA nga duha. Baka na. Mauli na pod mahimo na balik na pod siya. How nice no kay mo generator man gyud siya. Inuod murag mo anak na pod siya. Pero na koy question ba nga murag innocent ba? Kung matiguang na ang baka, dili na siya mumilk, dili na siya mumaptos. Kung saan naman ninyo, inyo na lang iihawon? Roasted calf na siya. Ibaligyan na siya as unsa man. Karniyo na siya. So kung na day atong mga karni, mga tiguang na ang baka? Anong kanang dili sa tanan. Okay. Kanang yung balbakuwa. O kanaan. Okay. Sige lang kay lat-an man nagmaayo. So earn pag yun gihapon, even sa pagkatigyan sa baka. Wala o'y worth. Kanang naayod siya productivity. Yes. Kung panalitan masakit ang baka, dun na-insure ba ninyong mga baka sa NDA? Or else insurance, or do you have a veterinary that goes assistance around? Assistance. Oh. Veterinary. Hindi, ayaw. Bisa gabi, nakoy mong tawagon. Namuabot. Noon. Hala noon. Naadyo, ka-provide yun ang NDA. Groceries, I understand naman ni sa mga major department grocery stores. Right, and in the malls, di ba? Yeah, gigyud mi, nagkalisod na ito sa una, atong istoryahan na ito, atong 2003. Yeah. Ayan nga.
Niagi gyud mi kalisod pero we observe karon nga ang market gyud is steadily growing. Okay. Nationwide ang among observation gyud. And daghan na gyud karon mga tao nga nangita not only just milk but they are looking for real fresh milk. Fresh milk. Okay. Real. Uh-oh. Kay naa day nagpa fresh fresh lang. Yes, yes. Yes. In fact, kanang usa na siya ka main issue nga kanang itakol sa Dairy Congress this coming May 24 kanang mislabeling. Oh, mislabeling kanang fresh milk. Oh, fresh milk. Fresh cows. Fresh cows milk pero dili day dili day fresh or dili day cows milk. Naa ba nang mga issues process di ay na wala no oh, ay wala no na problema okay. Kung dili siya cow's milk kay like soya na milk maghapon yes, yes. Pero kanang ang pagka fresh niya kay kana manggod nang murag dili kayo siya baniagi o kanang taas kayo nga heat treatment so posible nga na ay mga bacteria pa diha kuan kanang like kanang giingon nato o kanang pasteurized milk okay. Yeah, homogenized milk. Ang milk ana gi-subject lang na siya to a heat treatment of 72 degrees Celsius which is not the required amount of one, heat. Mauna na siya ang gi-require okay. Pero that temperature enables the retention of the essential vitamins and minerals okay. Sa milk. Okay. But beyond the temperature, that, it mamatay destroys na, the essential vitamins and minerals. Okay. Wala. So mauna ma-notice nimo sa mga other types of milk nga ibutang nila fortified with vitamins ana kay nawa naman to sa pag-process okay dili na natural i-fortify na lang to yes yes pero kana siya gusto ang kuan lang namo nga we are not discouraging the production of those types of milk kay right. In fact CEFEDCO is into the production of long life milk okay. Kay naa man sila sterilizer na karon. So they will soon be producing the long life milk which will last for about 6 months. Pero well, dili namo siya tawgon nga fresh. We will call it sterilized milk. Sterilized. And long we call milk. The pasteurized milk as fresh milk. Okay. So kana ba wala dili na i-deceive ang public. Para oo, dili ma-deceive ang tao. Oo. Deception man gyud na ang i-label nimong improperly. Yes. So which is more expensive now, the pasteurized or the long life milk? Kuan kanang mahog gyud na siya og amo nang paninguhaon nga mapare-pareha ra pero kung imog yung tan-aon in terms of quality mas mahal gyud unta nang fresh milk yes pero tungod sa processing nga sa process ba sa pag-process sa sterilized milk kay yung machine ang packaging ana mahal sumurag mas mahal siya ana so amo pa nang gipangitaan og paagi amo pang nakigsige pa mig studio kay karon nagsige pa man mig test sa machine kay ka-install pa man lang gyud what is this so, machine called Ma'am Grace the retort machine so I'd like to know if unsa man ang volume sa market sa ato ang local industry. Sa kinsa may mas kusog nga consumer? O di ba wa ba mo na naka-compete or unevenly with the kaning mga imported nga milk mas barato? Gusto gyud ming mo-compete ver. Ang kuan no mao gyud na mo palaban gyud. Ang kuan ang karon ang kanig yung daghan kaayo nga kuan supply sa ato karon is powdered milk. About 68% of our supply is powdered milk. Unya mahog yun nagwala kayo na sila'y competition kay ang mga suppliers diri nato or mga processors nga ilan ang kanang gi-reprocess bitaw ang powdered milk diri sa ato kanya-kanya man na sila suppliers uban gikan sa New Zealand uban gikan sa Australia ana so kuan kay na sila kanang nag-compete na lang sila dito sa ilahang secondary products so from powdered milk ilang gihimo o kanang liquid cheese. Milk kunya ang uban ilahang unsa pa kuan dili na mahimong cheese ang gikan sa powder ila na lang ang murag reconstitute reconstitute nila diri ang kuan ng flakes ang uban ana okay. Niya niya mao na nga ang sa NDA nga side in partnership with the dairy co-ops mana among gi paninguha gyud nga maka supply gyud mi sa fresh milk kay mao man ay dili gyud nila kaya i-supply I see. So there is really they cannot bring over fresh right. milk from
their countries. Yeah, from the other countries. That's right. O niya, sa ilahang long life milk, nga ilang gisupply karon ang among panglaban na pod kaning sterilized milk. Mm-hmm. That's good. So, there is six months hope, also. No? Yes, okay. Nga 6 months also. Naagay hope ni ining industry. Naagay yun. Dakong yung kaayaw. Yeah, there is hope because the value of the industry is 65 billion pesos annually. That's good. Ang iyang earnings. Kuan, mauna siya'y value of the milk nga gi-consume sa Philippines. Sa whole country. And growing pa. Kanang mauna siya ang kuan karon nga atong gusto nga part of that 65 billion nga maari diri sa ato ang local dairy farmers kay kanang 65 billion karon majority ana gipalit man na nato gikasgawas. So ang atong gisuportahan ang mga dairy farmers dito sa ubang countries. Yeah. Dili ang atong kaugalingong farmers. So ang atong buhaton, is there a campaign Ma'am Grace about the you know, patronizing our own fresh milk. Yes, maugid na continuously ang amo ang gihimo karon. Ang amo lang limitation manggod is the budget for promotions, advertisements. But what right now, you're into this word of mouth. Yes, largely. Yes. Kay, syempre, kung matilawan ang fresh milk, I'm sure magbalik-balik. Okay, karon na ay among gi-pang-promote gud na siya sa mga direct users like the coffee shops, right. the hotels, so niya kanang na kanang booth nila sa CEFEDCO nga naa sa SM. Kani I want to ask you about this kanang Sinya. Kanang inyong booth sa SM nisugod man na atong 2003 pod, no? What is it doing now? You were there when you opened. Yes. 3 years later, what's happening? Daghan na ba taghalin dito? Unsa bay na itabo? Sa pagkakaroon siya kung summer, muna siya itong gisaligan. Kusog na siya ron. Kusog na siya rin na ang atong kuan, kanang sa atong mga malls. Kay sa magdagan ng mga kuan, sa mga kanang arena sa tingklasina, at tumabuta sa mga feedings, sa mga malls. Feeding centers? Bitaw. Mga malls. Sa mga eskwelahan. Karon nga summer, naata sa mga malls, makakuanta sa mga malls, supply gita pila sa mga malls. Kusog ang halin dito? Kusog ang halin dito. Especially ka ng bagong product nga gikuan nila. Have you tried the yogurt? Nantier. Naa dito sa... Ah, mga pastillas na to. Padayon yun na. Padayon. And the pulveron also. Oh, yes. Kanang hindi siya ma-compare sa all the other commercial pulverons. Lami yun siya. It's really milk. Yes. It's really milk a quality siya. Kind of milk. Fattening quality. Is it fattening? Actually, na... Dili healthy na siya. Dili yun na fattening ang milk. Yes. Kay calcium content lang na sa itong body. Dako kayo o kanang calcium. So, misconception gihapon. Misconception na. Kay ang calcium in milk ma-absorb siya fat. So dapat may nung tag-milk diba, siya. Nagsabot na yun taani. Tugay namin nagsabot. Walang yung pamilinom. So, maunay na ang bago na sa natong nga learning. Dili makatambok ang dili na siya makatambok. So, kung matambok mangani ang tao, it's not because of milk. It's rice, ladies and gentlemen. Yes, I believe Coke, it is rice. And Coke else. And soft drinks. And, are we taking a break? There's very little time. We have to say goodbye. Yes, we have to let them plug in the national conference. This is happening on May 24, ladies and gentlemen. Yes, so for those who are interested to participate in our dairy congress, so you may just get in touch with us. And there are a lot of happenings at dairy congress. Nice sessions about how to start a dairy farm, and then that's about dairy production, and then naasay mga topics about dairy processing, dairy marketing, and the financial opportunities in dairy. Oh, there. That's something to watch Kompleto, for. Yun kaayo na. Yes. So that's May 24. That's a what May day 24 is that? May 24 to 26. Yes. 24 that's to 26. Wednesday, Thursday, Friday. Okay. Okay. At the Bugran Convention Center. Yes. Is there a fee they're supposed to pay? For the dairy farmers, the registration fee is 2,000 pesos. And for the non-dairy farmers, it's 3,000 pesos. Kay musud pa ni sila.
Yes, yes. Oh. So, naamagyoy pabor ang mga dairy farmers kay this is their activity. That's right. In fact, naingugay sila libre unta mi. Mm-hmm. Pero they have to spend. Kay that's they right. have to pay for the venue, the speakers. So, yes. Kinsa may itong mga speaker, ano yung Ma'am Grace? Atong expect? Nay, mga speakers, good nga, kanang dairy farmers, mm-hmm. pod, niya, naa sila yung mga best practices mm-hmm. nga, okay. ilang i-share pod sa mga okay. dairy farmers. So, katong gusto nga mag-dairy pa. Okay. Masood pa lang. Oo, niya. Sa naay mga speakers nga kanabang sila gyud mismo ang nag-process mm-hmm. niya. Naasa tayo usa ka speaker nga sila gyud ang nag-fabricate og mga milk processing equipment. Mm-hmm. Ano niya, ang katong mga sa financial opportunities, ang atong mga government financial institutions, ato mm-hmm. pong gi-invite para mag-present po sila unsa may ilahang ika-offer mm-hmm. nga to assist, no? Yes, sa ilang mga financial right. mga loans mga skills baron, nila, offer ba nila, nga, low interest, yes, very affordable. So that's really a very good opportunity right. yes, for, yes. What are you for calling interested this? People? For we have a theme, mag-daily business tayo. Todo ascenso, mag-dairy business tayo. Oy, todo ascenso, kinanglan. Inspiring. Ato yun yung anang sa Kabisayan o Mindanao. Makita na ba ito sa Luzon, kay National Dairy Congressman eh. Unya, diri sa Cebu Imuon. Yes, diri sa Cebu Imuon. Maayo po, yas, magpinagalong kita. Manood kayo, mga, pumunta kayo dito. Watch out kayo. Pumunta kayo dito, mga kaibigan. Kung Tagalog kayo. Okay, we have no time. Nagsigi na og kuan og Cenas ang atong direktor. So we would like to thank. Thank you very much. We would like Ma'am Grace. Thank you for inviting me. And Cenas Onde. More power gyud daghan kay mga kababayan ang makakuha gahom ikang nimo sa imong gipang share. Makapaambit ka sad sa uban nga nananaw. Salamat yung kaayon ninyong duha. Yes, more power and we'll see you in the Congress. That's yes. right. To me. Okay. So, yeah, what is that? Mga higala, ang among tabi ni Marivir. Nasubraan. Sobraan. Sige, nag-Cenas ang among director. Ipromote na mo siya ron. Nga, usan na siya ka-director, si Rodel Kimod. Yes. Salamat ni Model. Og salamat sa crew, si Nilo Cabarles. Salamat kang Levi Sayago dito sa SOD, sa TOC. Og si Lito Briones. Og naatay mga nananaw nga mga amigo karon Veer. Yes, hi. Allan Jayme Rabaya. Yes. And the Emmanuel H. Borlaza. Yes. Nananaw sila dito. We're looking forward to his critique that's after right. this. Oh. And yes. we also have two seminarians who are assisting us. We have Charles and Warren. Chacha and War. Hi, how are you? Thank you for joining us. And thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching. Stella, remember, there is nothing that a woman cannot do. See you next week.